Hindi payag si Lucena City Councilor Reysia Marie Abcede Liaga sa pagpasa ng annual budget ng lungsod ng Lucena sa ikalawang pagbasa nitong nakaraang sangguniang panglungsod session. Hindi kumbinsido ang konsehal na objektibo ang naturang budget para sa kasalukuyang panahon at hindi daw ito responsive. May ilang bahagi daw kasi na hindi pinaglaanan ng sapat na pondo ang annual budget. Ayon pa rin kay Abcede Liaga na ipinahayag ng mag-nominal voting ang sanggunian upang pagbotohan ang pagpasa ng Lucena City 2022 annual budget. I vote no on the 2022 budget. Dahil nakita po na sa mga tinakdang objectives ng budget ng 2022 tulad ng COVID-19 pandemic response, healthcare program, social service enhancement, boosting of fishery and agricultural productivity, expanded employment opportunities, ay sa mga ito po ay hindi napaglaanan ng sapat na budget. Kung makikita po natin sa diskusyon kanina ay sa COVID-19 ay 72 million lamang ang nailaan at walang provision para sa purchase of vaccines and vaccinators. Sa healthcare program po ay nanatili naglaan ng 90 million na maliit lamang ang itinaas mula sa nakaraang taon, considering that we are under a health crisis. Sa fishery and agriculture production, a mere 2.6 million was allotted, and in the expanded employment opportunities, a mere 1.9 million pesos was allotted. And so for these reasons that the budget is not responsive and is not true to the objectives that it set, I am voting no. Thank you. Gayun din ang paniniwala ni Konsehal Nilo Villapando. Nalalakihan po ang inyong lingkod sa budget po ng mayor's office. Nais ko po sana na maibahagi ito sa mga ilang departamento na nangangailangan ng magandang budget. At alam po ng inyong lingkod na mga department head ay mga may programa na nais nilang gawin. Bagamat po at wala silang budget, pwede daw pong mag-request. Pero sa inyo pong lingkod, hindi na po kailangan pang mag-request. Kailangan ilagak na po natin kung saan department ito. Tulad po ng City Health, CDRRMO, na ngayon po, Mr. Presiding Officer, nalulungkot po ang inyong lingkod dahil may mga nabahaan, nabagyo, na hindi pa rin po natin nabibigyan ng tulong. Dito lang po ay lumapit sa akin, pinituran ko. Lubha pong nakakalungkot ang pangyayari. CSWDO, ang sa ating pong senior citizen na nais po nating itaas ng halagang 1,000, subalit wala tayong kaukulang budget. Gayun din po sa PWD. Paano po natin ito maibigay kung hindi po sapat yung budget na inilaan para dito? At ang nais po ay mag-supplemental pa tayo. So, mahirap po yun. Taliwas naman ang paniniwala dito ni Konsehal Americo Q. Lacerna at sinabing maraming tulong na nagagawa ang pamahalaan. My vote is yes. Kasi po ay ako po yung umattend ng dalawang committee hearing at ngayong umagang ito ho ay tinalakay, tinanong kung ano yung mga dapat malaman ng ating mga kababayang lusinahin at maayos na sinagot ng ating committee chair ng appropriation. At naging mabusisi po ang lahat. At alam naman po natin na marami hong nagagawang tulong o programa ang ating pamahalaan. Kung mayroon man hong pagkukulang, ay may mga pamamaraan nga po, gaya nga po ng sinasabi ng ating mga
ng ating appropriation chairman. At base rin po ito sa ating mga division officers na head. Doon na ho ay nalaman natin ang lahat. Kung kaya ho, alam ko ho na sa panahon ng pandemya ay mas kailangan na tayong magkaisa, magtulungan upang nang sa ganun ay matulungan natin ang lahat nating mga kababayan sa lungsod ng Lucena. At doon man ho sa nabanggit mo ni Consel Villapan doon na mga naapekto ng bagyo, ay para po sa inyong kaalaman ay tuloy-tuloy na ho ang pagbibigay ng tulong sa kanila. Inaayos lang ho, siyempre may mga listahan po tayo at na dapat kung sino ba ho yung talagang affected ng bagyo, meron na po. At doon po sa hinihiling na karagdagan para sa ating mga senior citizen at sa ating mga PWD, ay kasama po iyan na daragdagan. Yung 500 pong tinatanggap nila ay magiging 1,000 ho sa susunod na January susunod na taon. Yun lang po, Mr. Presiding Officer, my vote is yes. Mabuting pamamahala naman ang tinitingnan ni Konsehal Jose Christian Ona, kaya ito pumayag at suportahan ang pagpasa ng 2022 annual budget ng lungsod sa ikalawang pagbasa. Morning po, my vote is yes. Dahil nabanggit naman po ng ating committee chair na ang budget kahit saan po, kulang palagi, pero naniwala po tayo, good management of the budget ay napakahalaga, lalo na po sa tatahakin po nating recovery period for next year. Kaya yun po ang ating boto. Yes po. Bukod kay Konsehal Laserna at Ona, ay bumoto din ng yes si Konsehal Manong Nick Pedro at ang proponent mismo ng panukala, Konsehal Anacleto Alcala III. Ang iba pang konsehal tulad ni na Konsehal Benito Brizuela Jr., William McKinley Noche, Danilo Palier at ex-officio members Councilor Jacinto Haka at Patrick Norman Nadera ay bumoto din ng yes, subalit hindi na nagbigay ng paliwanag sa kanilang boto. Ang 2022 annual budget ng Lungsod ng Lucena ay nakapasa sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng botong 9-2. Ako si Angelo Coronado at ito ang bandilyo natin, hatid naming taga rito sa atin.